What is up, you guys? My name is Chan, and welcome to my vlog. For this vlog, pag-uusapan naman natin ngayon ang fashion. Dito, bibigyan ko kayo ng tips kung anong mga susuot ng mga big guys like me para maging magmukhang slimmer. So, bibigyan ko kayo ng mga outfits or mga styles for formal attire, smart casual attire, and yung casual attire natin, ha? Pang-araw-araw natin. And syempre, bibigyan ko kayo ng mga color combination which will help you na magmukhang slimmer sa mga usual na attire natin. So, simulan na natin. Let's go! Kung napansin niya sa first outfit ko, normal attire lang itong suot ko, coat and tie na naka-vest ako. But this one, I have 3 color combination na ginamit dito. First is black, ito yung coat ko, necktie, and yung shoes and yung pants ko. Then sa vest ko is navy blue, and the polo shirt or the long sleeves is white. Bakit natin kailangan mag-color combination? Simple lang. Unang-una, para hindi tayo maging boring. Para may dating yung itsura natin if we present ourselves sa boss natin or sa mga clients natin. Especially pagka big client siya, kailangan may dating ka. Second one, black and navy blue color make you look slim. So, a big guy like me, it really helps to conceal this Teletubbies. Pero ito, this color really helps you look slim. Para at least dito, if conscious ka na tinitingnan ng mga tao yung chan mo, this is one of the good colors na pwede mo masusuot. For my second corporate outfit, ang suit ko na naman is another coat and tie, but this time wala akong vest. Dito, ang long sleeves ko is navy blue, coat ko pa rin is black, and my necktie is gray. Kung wala naman kayong vest, huwag kayong maglala. Meron pa akong tip para sa inyo. So this tip is called distractions. Kung napansin nyo sa outfit ko ngayon, yung necktie ko is silver gray. So, mas makintab siya compared sa mga other neckties na meron dyan. Bakit? This is one of the distractions sa sinasabi ko. If may humarap sa yung kliyente, or your friend, or your boss, or your colleagues, ang una nila makikita is yung necktie, hindi yung long sleeves mo. So, this is one of the reasons para ma-distract sila looking at your tummy if you're conscious. Then, your watches. So, masasuggest ko na if you're wearing coat or anything, you should wear accessories na katulad na ganito, watches. Bakit? Pansin nyo pag kami mga kaibigan kayong kasama or anyone na nakakasama kayo, tumitingin sila agad unang-una is sa watch, sa pants mo, and sa shoes. At least ito, matadivert yung attention nila looking at your watch rather than titingin sila sa tummy mo. Next one is importante rin to, shoes. Bakit? Lahat ng tao tumitingin sa sapatos palagi, especially pag naka-Nike yan, pagka naka-Lacoste, basta maganda yung tatak ng sapatos mo, titignan na titignan yan. Pero different siya pag nasa corporate world ka. If your corporate world, ang masusuot mo lang is brown shoes or black shoes. So masasuggest ko, if you're going to wear black shoes, I would suggest mga pointy shoes ang mga bibilin nyo, or usually Oxford shoes. The purpose behind this is to distract people na rin. Natitingin sila sa sapatos mo, and that's one of the ideas na pwede kong ibigay sa inyo. Tapos na tayo sa formal attire, and right now, let's proceed with the smart casual. Sa first outfit ko, pansin nyo na dalawang kulay lang ginamit ko, white and black.
So, pansin nyo, ang polo ko is white and my shoes is also white. And yung pants ko is black and also my watch is black. And pansin nyo sa polo ko, medyo loose siya. So, isa rin sa mapapayo ko sa inyo, if you're buying long sleeves is, if ang size mo is XL, I would suggest you buy double XL. The reason behind this kasi, if medyo fit ang itsura mo dun, nahirap kang kumilos. Pag kumikilos ka, pwedeng matanggal yung botones mo, matanggal yung tuck-in mo. The good thing na pagka naka-smart casual ka, kailangan loose ang itsura mo. Loose, but not saggy. Pansin nyo, diba? Tinataas ko ang sleeves ko para at least maging fit. Kasi one of the good reasons rin kung bakit magmukha pa rin maganda yung mga loose na shirts is dapat fit yung sa may shoulder area mo. Kung napapansin nyo, no, mga usual na smart casual na ginagamit ko is long sleeves na medyo loose, then naka-t-shirt ako na naka-coat ako. The reason behind ang choices ko sa mga outfit ko for my smart casual is bigger guys like me tend to get sweaty, especially pag sobrang init. So, as much as possible, kailangan namin maging comfortable. Kaya kung napansin nyo, yung long sleeves ko, loose siya para at least comfortable akong kumilos kahit pagpawisan man ako, hindi babakat yung mga pawis sa kanya and may pumapasok na hangin dito. Same rin dito sa suit ko right now, naka-t-shirt ako pero nagko-coat ako para at least hindi sobrang init. A simple t-shirt na pinatungan mo ng coat, look presentable in front of the client, especially pag may mga accessories kang gamit. May isang outfit pa ako napapakita sa inyo. Teka lang. Another tip na pwede ko ibigay sa inyo, especially when you're buying polo shirt or mga short sleeves na polo, is fit sa may chest area and dun sa sleeves mo sa braso, fit rin dapat sila, pero loose yung sa may tummy area. For this one, hindi ka magmumukhang chubby, especially pagka wala kang suot-suot na cardigan or sweater or coat. If naka-polo ka lang, this is one of the good ideas rin na pwede ko i-recommend sa inyo. If you are wearing t-shirt and shorts for your casual attire, I can give you tips para magmukhang slimmer and fit ang datingan natin. The first one, roll up your sleeves higher para magmukhang fit ang datingan natin at hindi saggy yung itsura. Pansin mo dito sa video, the left side ng braso ko, ito yung nakatali. Tapos yung nasa right one ko, ito yung hindi naka-roll up yung sleeves ko. Kita niyo yung difference. Mas maganda na naka-roll up yung sleeves mo na nagmumukha kang slim or fit. The second tip I could recommend to you, before wearing the t-shirt, stretch out first the midsection of the shirt para pag suot mo, loose yung sa stomach area pero fit yung itsura ng chest and arms mo. And the last one, huwag kang mahihiyang mag-accessorize. There is a huge difference din when wearing accessories compared sa wala talaga na t-shirt lang ang suot-suot mo. As you can see dito sa video. Another casual outfit I could recommend for bigger guys like me is naka-denim jacket ka wearing a polo shirt inside. So at least different color sila. So let's say katulad ng sa akin, I'm wearing a denim jacket na black but yung polo shirt ko sa loob is navy blue. So at least dito, it appeals with each other. Pero I also have a tip sa inyo when wearing jeans. Ano yung mga best options when wearing jeans? So if you're going to buy jeans, I personally recommend wearing garterized pants para comfortable pa din and hindi naiipit yung skin natin sa may waist area at makakakilos pa tayo ng maayos. As you can see sa video na to, it is a stretchable pants. So at least pumayat ka man or lumaki ka pa ulit, hindi siya sisikip at tipid ka pa sa gastos mo. Wala kang po problema. Still be sipping and shit when it's coming out of cars and shit. Hey. Paperwork party. They don't paperwork me. Paperwork party.
Paperwork party. Paperwork party. That's it for this fashion vlog. I hope marami kayo natutunan for this one. And if you like this video, guys, don't forget to click that like and subscribe button. And if you want to see my future posts, don't forget to click that notification bell. And of course, guys, I want to hear your feedback. I hope you could put it on the comment section below. Again, guys, my name is Chan. I'll see you in my next vlog. Bye!